So, what's up mga kabayan? It's a new day, it's a new life na naman mga kabayan. Ito, magmumukbang tayo ng napakasarap na lumi dito sa Taiwan mga kabayan. Yung, yan, tamang-tama po sa taglamig mga kabayan. Yan, lalaway na ako mga kabayan. So, yan, tapos ito may ano tayo, bread. Bawas na yan mga kabayan, binawasan ko nung binili ko. Nagutom ako, yan. Ano dito? Di ko alam ang tawag dito, yung parang pulbo na ano yan. So yun, at dahil Pinoy tayo mga kabayan, kailangan natin ng pampalasa. Kasi sa Taiwan mga kabayan, hindi po sila mahilig sa maalat, yung melasa. So patingin natin. Ya, parang matabang. So, at dahil Pinoy tayo, mga kabayan, yun, may patis tayo. Lala natin ng ano, pampalasa. Ayan. Lalagay natin yung patis. Sabi nila kasi ito, mga kabayan, kaya ako bumili ito. Kasi sabi nila, number one na lumi daw dito sa Taiwan to. So, tikman natin. Huwag may patis. Napakasarap nga mga kabayan. Hindi ko ine-expect talaga na ganito ang lasa mga kabayan. Alam mo yung ito yung noodles niya. Yung noodles niya talagang lasap na lasap mo yung pagka lumi niya. No? Purong-puro talaga mga kabayan, tingnan mo. Ano sa? Juicy. Yan. Juicy. May sahog. Kita natin yung sahog. Hap. Kain tayo mga kabayan. Yan. Patis. Kumusta ang buhay-buhay natin sa abroad mga kabayan? Ayos lang ba kayo? Kung kami ang tatanungin niyo dito sa Taiwan, medyo mahirap mga kabayan kasi nape-pressured kami. Nasa sa trabaho. Marami kasing order ngayon, mga kabayan. So, mahataw sa uti. Yan, kailangan bumawi tayo sa pagkain. Yan. Kain lang ng kain, mga kabayan. Huwag tipirin ang sarili. Yan. Sabi nila, huwag tipirin ang sarili pagdating sa pagkain hanggat may pabili. Kumain ka. Diba, kabayang? Food is life. Man. Parang gusto ko nang nunukin lahat ito, mamang sarap. Yung noodles niya. Yan yung mga kabayan. Napakasarap ang noodles niya, oh. May itlog. Ibang-iba, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na noodles, mga kabayan. Yung lumi niya. Yum. Napakasarap talaga mga kabayan. Talagang kahit mag-uti ako ng 12:30 nito, okay lang.
The best. May sabaw mga ba? Ah. Woo! Woo! Sabaw pala, kabayan. Malakas na. Ah. Tignan nyo mga kabayan, may Hello Kitty sa loob. Oh. Ay, hindi. Yung ano, bulaklak. May bulaklak. Oh, wow. Ang ganda. Ha? Kasi dito sa amin mga kabayan, eh, hindi kami makapagluto. Kaya puro... Bihira kaming makatikim ng lutong, ano? Lutong bahay sa Pinas. Puro bili lang kami ng pagkain. Talagang ano, malasa yung pagkain dito sa Taiwan, mga kabayan. Pero, wala pa rin tatalo sa pagkain Pinoy. Yun. Tsaga-tsaga lang muna tayo sa ano. Tsaga-tsaga lang muna tayo sa pagkain ng mga inchik. Sarap na. Huh? Napakasimple lang ito mga kawan, bread toaster, tapos pinaliguan lang ng itlog, tapos tinoast siya, pero masarap, saka ano, may di ko alam ang tawag dito mga kawan, yung powder niya eh, ayan oh, yung powder niya, di ko alam ang tawag dito eh. Comment down below, maamang kung alam niyang tawag doon. Ah, busog na ako. Oh. Ah. Oh, ang dami pa. Ah. Dami pang laman. Lawrence Patis. Baka naman. Baka naman dyan. Sorry. Dumighay na. Ah. Oh. Sasala mga kabay, medyo tumutulo sa akin bibig yung tabaw. Huh? Ay, naulog pa. Ayaw talaga eh. Ayaw. Yung sa loob. Dumpling. Dumpling, mga kabayan, sa loob, oh. Sarap talaga. The best talaga to mga kabayan, yung lumi nila dito sa Taiwan, di ba? Diba lakas, ha? Oh! Sayang pag di ko ubusin to. May ano, maliit na longganisa. Busi nga lang ito. The best. Oh, busog nga ako mga kabayan. Ah. Ay. So yung mga kabayan, hanggang dito na lamang ang masayang kainan. At simpleng mukbang lang to mga kabayan. So, ito buli si Mr. Rikestin ang nagsasabing, kapag may problema ka, ikain mo lang yan mga kabayan. Bye-bye.